Julius Babao unplugged. Julius Babao. Julius Babao unplugged. Julius Babao unplugged. Hi guys, welcome to Julius Babao unplugged. Simula na ho tayo sa ating visit sa collector's crib. At napaka-espesyal ng ating guest ngayon dahil makakausap po natin ang isang multi-awarded singer na I'm sure hindi nyo alam ay isa ring massive collector ng mga toys. Yan ay walang iba kundi ang ating kaibigang si Jed Madela. Jed, hello! How are you? Kamusta? Hello, hello Sir Julius. Okay naman po. Okay naman. Medyo nahihirapan tayong gumalaw ngayon because of the pandemic. Actually, may usapan kami ni Jed na dapat bibisitahin ko siya doon sa bahay niya. Pero mukhang matatagalan na yun, no? Because of the pandemic. So, thanks to technology at pwede na natin itong gawin yung mga home visits natin using online streaming video. Tama. So, Jed, kamusta ka naman? What kept you busy during the pandemic? Well, dito lang kami sa bahay, kahit na medyo tuloy-tuloy pa din yung mga events natin. I've learned how to adjust. Dito na kami gumagawa ng mga events namin sa bahay. Uh-huh. Of course, tuloy pa din yung ASAP and yung tawag ng tanghalan. Pero malaking adjustment talaga. We keep ourselves busy dito sa bahay, puro recordings, puro shoots para sa mga events din. And lately, yun nga, I got back into painting, I got back into toy making, toy designing. Uh-huh. Yun lang, I keep myself busy kasi napansin ko kasi pag wala akong ginagawa, ang daming iniisip. Uh-huh. Kaya I try to be productive every day. Uh-huh. So hindi ka lang pala collector ng mga toys, kundi gumagawa ka na ng toys ngayon. Yes, nagdi-design na ako ng art toys. Actually, in-encourage ako ng mga local artists din natin dito kasi mahilig ako mag-drawing. So, yung sketches ko, pinopost ko online, nakikita nila. So, tinanong nila, bakit hindi mo gawing art toy tulad ng mga ginagawa ni na Quiccs, ni na Chicken, ni Arman Kendrick? Bakit hindi mo paggawa? So, sabi ko, worthy ba sila gawing toys? So we developed the characters na maging collectible siya. So ayun, nagkaroon na ako ng line ko ng collectibles na toys. Uy, nako, excited na ako makita 'yan. Pwede ba namin makita kung sino 'tong mga characters na 'to na gawa mo? Ayun, papakita ko. Actually, itong it all started with a sketch. Pag nagtutour kasi ako, normally, 'yun yung nagiging ano ko. Yun ang nagiging tawag dyan, outlet ko. So, si Voodoo, pangalan niya si Voodoo. And ito siya. Patingin. Voodoo. Ayan, lapit mo nga sa camera. Ay, ayun, ang cute. Oo. So, ito ano siya? Anong klaseng character yan? Para siyang ano, it started with a rag doll siya. Para siyang representation ko. Na parang, isa siyang bagay na talagang hindi natin matapon-tapon, na parang wear and tear, pero it's still close to our hearts. Tulad ng mga toys natin nung bata pa tayo, di ba? Oo. Hindi natin matapon-tapon. So, pero parang siyang ano, voodoo doll, ano? Yung... Parang voodoo doll, yung concept niya. Ayan, so, yan, ito, actually, this is the second version. Kasi, ano siya, I released 50... Kasi yung unang ni-release ko, 50, ano lang, limited siya. Na-sold out siya agad. So, ito yung ano, ito yung original version, yung OG, yung tawag nila OG. Ayan siya, yung kulay. Oh, nice. Oh. So, you mean to say, ni-release yan, Jed, sa market? Ba't di namin alam yan? Naubos kasi siya agad. Nilinis lang siya online sa mga art collectors, art toy collectors. Nung pinost ko siya, sabi ko, try ko lang. So, pinost ko, after 2 hours, na-sold out yung 50 agad. So, ayan, ito box niya, na-sold out yung 50 agad. So, we had to release another, tawag nila colorway, di ba? Yung another version. So, it's the same toy, pero
ibang kulay naman. So i-release naman siya towards the end of the year na ayan. So yun, doon nagsimula. And then next year, we're coming up with a line of versions din na ayun naman siya sa likod, si Miss Grande. Yan yung pink. It's the same. Si Voodoo din siya na base, pero based on the pop star na si Ariana Grande. So very ano no, very specific yung kanyang ano no, itsura no. Parang malaki yung head niya and then walang kamay, just the body no. Oversized sweater siya Anong inspiration mo behind it? Bakit mo naisipang mag-create ng ganyang klaseng character? Well, ano siya, nakakatawa kasi yun nga, para siyang journal ko. Meron ako mga sketchbooks diyan ng mga moments sa tour ko or sa pag nagpapakasyon ako. Dinodrawing ko lahat 'yan nasa airport or nasa restaurant. Aside sa fact na mabilis lang siyang i-drawing kasi para lang siyang ragdoll. Mm-hmm. Yung representation niya sa akin para siyang very significant kasi yun nga parang toy ka, parang you're somebody else's property kasi 'di ba nasa public na tayo, limelight, people think they own you kasi ano ka, celebrity ka or artist ka. So parang ganoon yung representation ng doll na yon. And then nagiging rag doll siya kasi nagagamit at 'di ba na mapagod, nagtatrabaho. So may wear there. Yun yung effect, yung interpretation ko sa toy na to. Yung mga paintings mo nasaan? Baka pwede natin masilip. Ginawa ko, nag-experiment ako sa cartoon ngayon. So eto, nagawa ko. This is humanized version ni Voodoo. Ayan. Tao siya. Tao na siya. So, pero yung kanyang mata, pinakpan ko ng patch. Kasi diba may, parang may X siya na hex na mata. Hand-painted so, mo yan. Hand-painted ko lahat yan. Tinan nyo guys, yeah, no? Ang galing palang mag-painting ni Jed, di natin alam. Akala natin, magaling lang siyang kumanta. Magaling pala siyang gumawa ng art. Kailan nagsimula itong hilig mo sa art? Well, maliit pa ako, nagdo-drawing-drawing na talaga ako. And then, more ako on arts and crafts talaga. Mahilig ako mag-buting-ting, mag-create-create sa mga kung ano-ano. Lalo na nang bata pa ako, of course, wala naman kaming means to buy toys na gusto. So, I would go out and look for material, tapos ako yung gumagawa ng mga sarili kong taruan. So, doon nagsimula yung hilig sa pagka-create ng mga toys. Now you're creating mga objects, mga toys. Sino ang nag-guide sa'yo dito sa proseso na to para mas makagawa ka ng mga toys na ganyan? Yung unang-unang nag-message kasi sa akin, yung mga idol ko sa art toy world, mga Filipino artists, of course si Quiccs. Isa siya sa mga pinakasikat ngayon na Filipino na street art na gumawa ng toy, 'di ba? Yung tech niya. Si Creon Chicken, si Arman Kendrick, ayan sila, Don D. Fernandez, sila yung mga local artists na hindi sila nandamot. Alam mo yun, parang they gave me pointers, they gave me tips on how to go about the toy, art toy industry. So, ginaguide nila ako. So, ayan. So, from a very amateur na drawing lang, ginaguide nila ako, kailangan ganito, i-develop mo yung itsura niya na hindi siya masyadong common. So, they support me and they give me input saka insight paano din production, paano siya i-release. So, ayun. Very supportive. Nako, excited na kami dun sa susunod mong release. Meron na bang date yan? Kung kailan? Well, si Voodoo na yung original is already sold out, pero ang release niya is middle of October. Si Voodoo 2 naman, it's going to be released first week of November. Tapos Miss Grande naman is first this coming December. So yun, every month may release ako. So hindi pa sold out yun, ha? Hindi pa sold out yung sa November? Hindi pa. Si Voodoo 2 tsaka si Miss Grande, hindi pa siya actually na-announce. So dito natin i-announce. So tell us, how can we cop those toys? Ano ba ang proseso pinagdadaanan? Well, normally, I would announce it on my social media page, Mad Creative. Yung Mad Creative, it's a group I created during the pandemic na. Mm-hmm. Na nakasama ako dito sa bahay, na sabi ko, why don't we
come up formally na of, with a page kung saan lang creations ko andyan nakalagay. So people can go to Mad Creatives or even my social media accounts para if they want to get all these exclusive toys. Ayun, so abangan namin, ha? Punta lang sa aking account. Tapos limited din yan, mga 50 pieces lang, gano'n. Yes, limited lang sa Voodoo 1 is 50, Voodoo 2 is also 50. Pero si Miss Grande, we're doing 100. Kasi medyo madami-dami ang may gusto sa kanya. Okay, sige. Itur mo na kami dyan sa, ano, sa collector's crib mo. Oh, etong area na to, this used to be ano our entertainment room kung saan pag may bisita ako, dito kami nanonood ng movies, dito kami nanonood ng you know, tumatambay. Pero since nag-pandemic, we transformed everything into a studio. Tinransform na namin into a studio. So, kaya may mga curtains dito, ayan curtains lahat. Tapos ito naka-kurtina lahat. So, pinupull lang namin to lahat pag ano pag nag-shoot ako. And ayan, makikita nyo may lights. Lights, ayan. Mm-hmm. Spotlight lahat yan. But, eto, yung talagang cabinets ko of my collectibles, mga collections lahat yan. Dami, oh. Ayan. So, inatakpan lang siya ng curtains pag nagsushoot ako. So, anong klase mga toys yan? Yes, I started with statues una, pero sabi ko, nakakaubos ng ano, ng space, kasi ang lalaki nila, di ba? And then I got introduced to art toys na yung mga exclusive art toys ito, like for example etong bear na to is by Armand Kendrick. Filipino din ang gumawa nito. All limited. So, yun yung nagiging exclusive yung mga toys kasi once they're gone, they're already gone. Wala na talaga siya. So ito yung mga ibang mga art toys na nakukuha ko. This one's by Wetworks. He's a Filipino based in Singapore now. Ayan, tapos eto gawa niya rin to. Mm-hmm. Yeah. Oh, see, yan kay quiccs yan, no? Maliliit. So, eto si quiccs to ato. Mga ano, from the Marshall. Tapos etong pinaka-favorite ko sa lahat, yung mga ang dami. Mm-hmm. Yan sila. So, eto, which are exclusive. Mahal na yan, ha? Mga magkano ba yung ganyan ngayon? Ano mga price range ng mga toys ni quiccs? Well, I think yung mga set kasi may mga 25,000, may 45 na 35. Lalong-lalo na pag old release na siya, na wala na siya sa market. Pag binili mo na siya from collectors, mahal na talaga siya. Mabilis yung value niya. Like for example, eto, yung Ravager niya. This is the last yung Ravager niya, isa sa mga variants niya. Mm-hmm. Yung eto, yung Mumra version, this is $700. Wow! It's an exclusive. Oo. Ayan. Grabe, so, yun mga presyo, no? Yung gold na quiccs na Ravager andun sa taas. So, ayun. Tapos eto, eto yung mga first ko na mga tech, yung mga maliliit. Paano mo siya na-discover? Si quiccs, paano mo nalaman yung toys niya? Na-invite ako nung ToyCon 2019. Pumunta ako sa ToyCon 2019 and doon ko siya unang na-meet. And then he gave me my first tech, yung ayan, yung Philippines. Ayan, yung red and blue. And since then, na-addict na sa toys niya. Ayan. So nagawa mo yan in a year's time, Jed. 2019 mo siya nakilala. One year pa lang yan, ha? Ang dami na. One year pa lang, oo. So, ayan, tapos yung mga, eto Creon chicken, this can come go up to 80,000 pesos, yung nasa gitna na yan. Ayan, yung parang shogun. Galing. Ayan, tapos, sir, yung maganda kasi, ano, umakyat yung mga prices nila. Oo. Ang galing naman, no? Kino-collect mo ba yan, Jed, because you love collecting them? Or iniisip mo rin, syempre, yung investment value nito? Importante ba sa'yo yun? Yung investment value, siguro, it's more of, ano na siya, it's not the priority talaga. It's more of, binibili ko sila kasi I like looking at them. I like collecting them. At saka pag na-complete ko siya, dun yung satisfaction ko as a collector kasi line sila eh. So, pag nakukompleto mo, ang sarap ng feeling. So,
yung investment, yeah, siguro in the future, if you know, kailangan talaga, di ba, pag hirap tayo ng konti, at least, these are investment pieces na I can, you know, pass on to other collectors. Oo. So, yan yung mga collection mo na mga art toys. Pero ang balita ko, marami ka pa mga collection ng ibang toys, no? Yung mga Funko Pops. Yes, oo. Yun, diba? Yung, ano, yun yung unang-una ko din na kinaliwan dati. Paakya tayo sa Funko Room ko. But before that, pakita ko pala, kinukustomize ka din sa'yo sa mga toys. Ito, I customize toys. People send me their blanks. And then, kinukustomize ko. Ayan. Ay, ang ganda. Ginagawa ko sila parang ako gumawa nito. Ginawa ko sila parang kahoy. Oo. So, paano mo na achieve yung ano, yung quality na para siyang wood? Ano siya, it's hand painted. It's isa-isa talaga yung green. I hand painted pati yung mga yung parang tattoo sa mukha nila. Ayan. So this one has like tattoo na parang pintados. Oo. Ano yung pinapadala lang ng mga tao sa iyo yung toys and then ikaw na yung bahala mo? So, ito yung original na pinapadala sa akin. They send it to me as a blank. Ito yung blank. Oo. Yung blank. So, it's a blank. And then, I make it into that. Ay, galing. So, tapos, mag-charge ka na lang fee for doing that. Yes, mag-charge ako ng customizing fee ng ano. You know, depende sa size ng toys na pinapagawa nila. Oh, buti may oras ka pa sa ganyan, Jed. Napaka-busy mo tao. Before matulog, kasi para siyang therapy for me, na parang to relax myself. Yan yung ginagawa ko. This is my latest work. Ito yung latest work. Wow, ganda. Ano yan? Kinustom mo yan? Kinustom ko to. It's originally puti siya, all white. And then, gawa ko din siyang wood finish. Ayan. So, makikita sa likod niya na parang may mga kahoy siya na... Siyempre, pipirmahan mo yan ng Jed Madela, di ba? Pipirmahan ko lahat sa baba. Oo. So, kung nagkaroon na ng Jed Madela yan, tataas na value niyan. yun daw yung sabi. Oo. So, ayun, aakit tayo ngayon sa aking Funko Room. Dito lahat ng mga Funko Pops ko nilalagay. Mm-hmm. So, parang ano ko dito eh, parang sanctuary. Kumbaga, nilalock ko yung sarili ko dito minsan para lang mag-relax. So, this is my Funko Room. Oh my gosh! Ano yan? mukhang store yan ah! Mukhang tindahan na ng toys yan ah! Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.